Ayan, hello guys, good morning at nandito tayo sa aking kusina. Kusina talaga. Sa bahay namin. Ayan. So ngayon ay luluto tayo ng okoy kasi na-miss kong mag-okoy kasi hindi ako masyadong nakakababa dito sa Mambog. So yung okoy na ito ay alacham. Ang alasam ba? Hindi ko alam kasi ang magiging lasa nito eh. But anyway, ipapakita ko po sa inyo kung ano-ano po yung mga ingredients na kailangan po natin. Kailangan po natin ng sibuyas, bawang, at syempre, ang magic sarap. At pwede po tayo maglagay din ng itlog, dalawa, or pwede tatlo. So, kailangan din natin ng flour and ng cornstarch. So, pampaansa po yan. At syempre, kailangan po natin ng tofu or tokwa. At syempre, yung pinaka main ingredient po natin ay ang toge. So, guys, wala akong gagamitin carrots kasi wala akong nabili at ayokong boba ng bahay. So, kung ano man yung nandun sa rep, sa kusina namin, iyon lang yung aking ginawa. So, samahan niyo po ako habang po iniyahanda ang mga ingredients na ito. Ayan, so magagayat na po tayo ng sibuyas natin. So, kamusta na ang araw niyo ngayon? Grabe, ito yung vlog ko na naman, ano? Kasi mahilig po akong mag-invento ng mga lutuin. So, syempre, walang ibang tutulong kundi yung sarili mo. Kasi yung isang ate ko, hindi naman siya masyadong nagluluto. Yung isa, hindi marunong. Yung isa naman, dine-stroke siya. So, hindi siya masyadong nagluluto. Pero pag sinipag siya, alos lahat gusto yung lutuin. So, nagagayat na po tayo ng sibuyas, ready na. So, medyo i-chop natin siya ng bahagya, guys. Para pag ilagat natin yung okoy, ay hindi naman masyadong malalaking mga sibuyas na pwede natin, mamata. Yan, pwede yan. Kaya kung meron kayong device na pang-chop ng sibuyas, pwede naman sigurong gamitin. Ayan. Isa pa. So kayo guys, ano yung paborito nyong niluluto kapag kaunti lang yung mga ingredients o mga sahog sa loob ng bahay? Yan. Comment down below guys. Yan. Kung napapansin nyo, iba't iba yung aking ina-upload sa video ko kasi nga nakalagay dyan, vlogs and more. So don't expect na nasa isang ano lang tayo, na nasa isang way lang tayo ng vlogging na. So, iba't iba. Pwede akong kumanta, pwede akong magluto, pwede akong magpakita ng mga bagay-bagay na sa bahay, you know? Kahit ano yan. So, kasi yung pagluluto, dati kasi natatakot ako magluto. Kasi feeling ko, hindi masarap. Pero nung nawala yung mama namin, yung nanay namin, syempre, no? Natuto na kami talagang magluto. Minsan nga, alachampa yung ginagawa namin. Alachampa yung tawag ko. Kahit anong lasa, sige, laban na yan. Hindi naman kasi maarte ang pamilya namin sa mga pagkain, no? So, ito, tapos na ako sa sibuyas. Ihanda po natin, no? Kung nakikita po natin. So, sana nakikita natin. Ayan, sibuyas. Sunod naman ay, ayan, bawang po, mga kaibigan. Ano po yung paborito nyong, ano yung paborito nyong niluluto sa bahay? So, yung pang-dulog ko ng bawang ay hindi ko nadala nasa ibang bahay. Ayan, sorry, medyo malakas. O, diba? Itag-tansikan sila. Ayan. So, kung meron kayong pang-dulog ng bawang, i-push natin yan. Pero sa akin ngayon, talagang puwersa ang ginagamit po natin, Ayan. May nagtanong, kailan ba ako natutong magluto? Siguro, nung wala ako lagi sa bahay. Kasi, nung nasa private school pa ako, mga
kapatid ay natuto akong magluto. At totoo akong magluto mag-isa. Kasi wala kang aasahan kundi yung sarili mo, diba? Isa pang ano yan, isa pang dahilan kung bakit ako natutong magluto, magsain. Yung dati kong kaibigan, yung kapoordmate ko dati, si Ian, na wala na siya. Di ba nag-emote pa tayo, di ba? But anyway, madaling kasing magluto yun. So, ayun, nagaya ko yung mga ano yan, niluto niya. Galing din niya kasi magluto. Pero kaysa niniwala ba kayo na ang mga Bisaya ay magagaling magluto? Ayan. Comment down below kung naniniwala kayo. Ha. Kung di naman kayo naniniwala, edi wow. Kasi si Sir Bautista po ay Bisaya. Ang nanay ko po kasi ay tubong summer late. Tama. Ayan, tapos na tayo maghiwa ng bawang. Ayan. Tapos ngayon naman, i-prepare natin yung mixture natin na may cornstarch, may egg, may magic syrup. At lahat ng mga ingredients na nandito ay pagsasama-sama na natin. And guys, sinalo na natin yung harina. Isabay natin tong cornstarch na to. I-estimate na lang natin ano kung gaano kadami yung cornstarch na ano. So para saan ba yung cornstarch na sinasama natin? Okay? Ayan. So estimated lang natin. Tapos ihalo natin yung dalawang egg. Tapos pagsamasamahin din po natin yung bawang at sibuyas. Tapos i-mix natin yan. Yan, so dilagayin natin yung bawang at sibuyas, tapos tsaka isang sachet ng magic syrup, o di ba? So yung iba ay yung maglagay ng magic syrup kasi medyo ano nga, di ba? Medyo masama sa health, pero siguro ano lang, yung saktuhang amount lang ng magic syrup. Okay, so haluin na natin 'to. Haluin na natin. Yan. Yan. So kapag hindi pa masyado to, pwede dating lagyan po ito ng tubig. Yan. Sige, mag-add po tayo ng water. Ayan. So para mas lalong maghalo yung mga ingredients natin, maglagay po tayo ng tubig. Yan. So paunti-unti lang ha, kasi baka sumobra tayo. Sige, haluin natin. Haluin natin mga kaibigan. Tapos later, kapag naging malapot na po ito, ay, isama natin pa. Yan. So, hintayin natin siyang maging malapot. And so, ito na po yung mixture po natin. Ayan, kung nakikita po natin ay nagsama-sama na po or nadulog na po yung cornstarch at ano po natin, no? Harina. So, yung ibang mga okoy ay kulay orange. So, ako hindi na ako naglagay. Hindi na ako naglagay pa ng food color dito. So ngayon naman, ilagay po natin ng dahan-dahan yung toke natin. So paunti-unti lang, no, hindi pwedeng sabay-sabay. Tapos i-mix natin sa. Ayun, mix natin. So tandaan po natin na you can add carrots, tsaka shrimp or hipon. Pwede po kayong mag-add kung ano po yung trip nyo. Pero ngayon po kasi ay wala po akong mahanap. Pero pwede na yan, laban na yan. So maglagay tayo ng konting patis, no, for additional seasoning. Yung iba naglalagay din ng paminta. So lagyan po natin ng kaunti. Ayan, so naglagay na tayo ng paminta at konting patis. Ayan, patis. Ayan, pwedeng-pwede na. So iset aside muna natin ito ang bahagya kasi tayo po ay magpiprito na ng ating tofu. Prito ng tofu. So sa ibang mga pagluluto ng ohoy ay sinasama na nila mismo doon sa mixture ng tofu. Pero ngayon, ipiprito ko muna siya ng very light. Yan, very light lang naman. Prito po tayo. Tayo syempre ng mantika, painitin natin. Tainitin po natin. So, dito ay
Bumili lang po ako dito ng tatlong tofu, tapos mamaya ay i-slice po natin siya. So, hintayin po natin yung prito natin or tofu natin na mag-light brown bago natin hanguin at ikat at isama doon sa ating okoy mixture. Ayan, so mainit na yung ating kawali. So ilagay natin ng pautay-utay itong tofu natin. Ayan, no? Okay. Layo-layo tayo ng kaunti. Ayan. So medyo... Ayan, so ayusin po natin. Ayan, no? So pagsabay-sabay na po natin yung tatlong tofu. O, diba? Narinig yung sounds na yan. Ayan. So, wait natin siya mamaya hanggang mag-golden brown. So, tingnan natin, iangat natin kung ito ay golden brown na. Iyon, no? Iyon. Para mamaya, sabay na natin yung ano, yung mga slices ng tokwa na to. Ayan, so nakikita natin na golden brown na to. Hahanguin na natin ito at i-slice natin. So ito na nga, naluto na natin yung ating tatlong tofu. Ayan po, i-slice na po natin siya para at least maging topping siya ng ating okoy. Ayan, so kaigihan lang po. Okay, ayan. Ayan, medyo matalas po ang ating ano. O, diba? Kasi nagbibidyo po ako eh. Hindi ka po mahawakan. Teka, sige, tapusin ko muna ito ha. Ayan, so matalim po yung kutsil yung ginamit ko. So, precautions lang sa mga bata, ano. Huwag po paglaruan ang kutsilyo habang po ay nagluluto si mami o kaya naman si daddy. Ayan guys, pwede nating isama itong mga slices ng tofu natin dito sa ating mixture. Pero yung ibang style na ginagawa ng iba ay habang naglalagay po sila ng okoy mixture, ay nilalagay lang nila ito sa ilang toppings sa kanilang okoy. So try natin yung ganun. Ayan guys, I suggest na... Huwag nyo na po siyang ihalo kasi baka madurog po yung tofu po natin. So, serve na lang po natin yon as toppings ng ating okoy. Ayan guys, so nagtry ako ng isa tapos nilagyan ko po ng toppings yung ating okoy. Ayan po, para mas maging maganda yung presentation po natin. So, medium heat lang po tayo para hindi po tayo masunog. Or masunog yung niluluto natin. So medyo maliit po yung aking kawali kaya pa isa-isa. Hindi naman po tayo nagmamadali. Ayan. So ito yung isa nating niluto. So hindi ko alam kung sunog siya or cook na siya. Ayan. Nasa ibaba po yung kanyang tofu. Ayan. Mamaya tikpan po natin. Naglagay po ako dito ng bond paper. Syempre para ma-absorb yung mantika. Para hindi masyadong ma-oily. Kasi iwasan po natin yung mga oily foods. Ayan. So mamaya tikman natin ito. At ito na nga guys, ang ating finished product. So, di ba, may toppings tayo ng tofu. So let's go, tikman na natin kung gaano kasarap ang okoy na ito. And guys, sige, tikman na natin ang tofu na natapos natin lutuin. So pinagpawisan ako ng bahagya doon. Ang init. Sige, tikman natin. Oh, init. Tingnan natin na, guys. Sige, wait lang. Purot lang tayo. Ayan, oh. Ito, guys, oh. Ayan, ayan, ayan. Oh. So, pwede po kayo magawa ng any sauce. Yep, any sauce. Tama. Susawan. Kung anong trip nyo. One. Yan, gawa po ako ng suka na may bawang. Mas masarap to guys kung may kasamang kanin. Sige. Init-init pa.
Ano ba? Ang sarap. Tara, kanan tayo. Kanan ba ba, guys?